Yo mga ka-travels, a very good day po sa ating lahat. So vlog na to ngayon mga ka-travel, papakita ko sa inyo kung para nga ba kanino si NMAX 155. Yes mga ka-travel, ano? NMAX 155 2023 version. So same lang naman mga ka-travel yung sa 2024, walang pinagbago. So yung metallic do lang yung naidagdag na kulay. So yung NMAX 160 mga ka-travel, isang ano yan, isang malaking ano, bugos. So hindi pa yan mga ka-travel, ano, sa 2024. So ganun din, walang pinagbago. So ito mga ka-travel, para ka nga ba kanino si NMAX 155. Well mga ka-travel, ito yung pinakaunang rason, ano. So sa mga mahilig lang mag-chill, yes mga ka-travel, if ever gusto mo lang ng mga chill ride, ano, yung mga biyaing pugi, ayan, pare sa inyo ito mga ka-travel si NMAX. Kasi if you need speed, hindi ito pwede sa inyo mga ka-travel. Hindi ito pwede sa inyo kung gusto nyo ng ano, mabibilis. Although kaya naman mga ka-travel solusyonan, if ever palitan nyo lang yung panggilid. So may natutunan ako mga ka-travel na panggilid, ano, dito sa ating ano, NMAX 155 na may arangkada tsaka may dulo. So thanks na pala doon kay Boss Makmak Shop, ano, dahil meron tayong natutunan doon mga ka-travel doon sa Katarman or during summer. Grabe mga ka-travel. So if ever next time magpapapalit ako ng panggilid, gagawin ko yung ano, flyball. Yung flyball lang yung papalitan ko. Ano, 12-13 alternate mga ka-travel. 12-13 yung size. So tandaan nyo na kagad, 12-13 yung size ng flyball para may ano, arangkada tsaka may dulo. So kayang umabot ng ano, speedometer hanggang 130. So as of now mga ka-travel, yung nilagyan ko nito tsaka yan, nasa 118 lang yung 116 to 118 lang yung top speed ko. Pero nung stock nito mga ka-travel, yung stock ito at saka yung windshield yung stock, nasa 122 lang yung top speed ko. So yun mga ka-travel, ano, para ito sa mga gusto lang mag-chill ride, ano. Next mga ka-travel, si NMAX, para din ito sa mga gustong maraming malagyan sa U-Box. Yung as in mga ka-travel, kung marami kang gustong dalhin sa bawat biyahe mo, ito na yung para sa'yo. Malaki yung U-Box mga ka-travel, promise. Malaki yung U-Box. Napakalaking tulong nito. Yan, napakalaking tulong nito. Tapos lagyan mo pa ng top box. Grabe na mga ka-travel. Napakaganda na. Marami ka nang madadala. So ulitin ko ha, if you need speed, hindi ito pwede sa inyo. So pwede naman, basta palitan ng panggilid. Pero wag na. Mas maganda pa rin mga ka-travel yung stock. Stock is good mga ka-travel, kahit may pambili ka. So baka maano lang eh, baka masira lang. Pero ako sa mga ka-travel, yung panggilid lang talaga yung papalitan. Kasi may nakita ko mga ka-travel sa TV, sa YouTube din mga ka-travel, na yung panggilid din ano niya, minodify. Tapos pinaandar, enough yung TCS. Tapos ayan, sumabog yung panggilid. Yun yung nangyari mga ka-travel. Kawawa naman, tapos may mga napiktuan pang tao na nasa paligid. Ano? So ito pa mga ka-travel, para kanyo din si NMAX. Well mga ka-travel, si NMAX, hindi siya pwede sa ano, sa mga mababa. Para lang siya mga ka-travel sa mga height na 5'4 pataas. Ako mga ka-travel 5'4 ako, pero tukod pa ako. So ayun mga ka-travel, ano, hindi siya pwede sa mga 5'2. Pwede naman, pero punta talaga kayo dito sa unahan, lilingkod. Ah, lilingkod, uupo. So pwede naman siya, pero sa mga mababa hindi siya pwede mga ka-travel, kasi mabigat siya. Baka matumba kayo eh, pag ano nyo, pag liko nyo, baka matumba kayo. So ingat na lang sa mga di pinagpala ng height dyan, katulad sa akin, ano. So medyo tukod pa ako mga ka-travel. 5'4 na yung height ko. Malapit na ako mag 5'4, pero tukod ako. So ulitin ko, 5'4 yung pinaka-standard ni NMAX para umabot nyo. So para lang siya mga ka-travel sa mga medyo sa mga matataas, para swabing-swabi talaga yung pag ano, maniobra mo sa minobela. Next mga ka-travel, para nga ba kanino si NMAX? Siyempre mga ka-travel, mahal si NMAX eh. Medyo may mas pricey siya kumpara sa ibang motor. Ano? So, sa mga 150 katulad ng mga underbone, mas medyo pricey si NMAX. So, si NMAX mga ka-travel, para lamang po siya sa mga ano, kaya naman sa mga down payment. Ano? So, kung mas maganda, mag-cash na lang kayo. Cash yung mga ka-travel, mas maganda yung cash. If ever gusto nyo siyang pag-ipunan. Though sa mga ano, mga negosyante, mas maganda daw sa kanila yung ano, yung hulugan. Ibang kung anong science doon. Pero I think mga ka-travel, pinapaikot nila yung pera para ramami. So maganda yun sa mga ano, nagbi-business. Pero tayo mga ka-travel, na mga simple lang yung kinukuha natin ng salary buwan-buwan. So cash na tayo, cash na natin. So mas maganda siya mga ka-travel sa cash.
So 150,500 mga ka-travel, sabihin na lang natin 150,000. Though mas mahal pa si EDV, pero mas mahal talaga siya mga ka-travel yung price niya. Ano? So kahit ibinta mo siya mga ka-travel sa market, hindi pa rin bababa yung kanyang value. Mas mahal na yung mga ka-travel yung value ng mga automatic kumpara sa mga underbone, sa mga iba. Ano? Ng mga so ganyan, around 50. Pwede naman 50 carb. Pwede around 50 FI. Mas mahal siya sa mga ano. Mas mahal ang value nito kapag ibinta mo ng second hand. Kaya mas advantage, di ba? So, next mga ka-travel. Para kanino nga ba si Inmax? Ito yung pinaka-last, ano. Para, ano, in my own lang to. Para sa mga parang eleganteng tingnan. So, yung gustong tingnan ka na parang napaka-astig mo, napaka-ahangas, di ba? Napaka-elegante. So, parang yung, hindi ko makuha yung term, yung parang sa, ano, gustong pumugi, yung lumakas ang appeal, or yung gustong, ayan, lumakas yung appeal sa pagmumotor. Iba kasi mga ka-travel kapag naka-inmax ka eh, lalo na kapag nakasakay ka na, tapos nakabiyahe ka. Grabe, iba yung appeal mo sa mga tao. Iba-iba mga promise mga ka-travel. Ibang-iba yung dating. Kahit ako kapag nakakakita ko ng naka-inmax, iba yung dating eh. Parang, ang ano niya, ang astig niyang tingnan, ang pugi niyang tingnan, ang lakas ng appeal niya tingnan. Ano? Kahit hindi tayo mga kagwapuan mga ka-travel, if ever meron tayong motor na inmax, grabe yung dating eh. Nakaka-hype, nakakapag-boost. Diba? Nakapag-boost siya. So, yan mga ka-travel. Yan yung ano, yung dahilan or yung mga bagay kung para kanino nga ba si Inmax. So kung bibili kayo mga ka-travel, ito, sulit na sulit siya. So may mga videos din ako dyan mga ka-travel, i-stock nun lang yung ano ko, videos tungkol dito. Ayan yung mga ka-travel, soon magkakaroon tayo ng mga comparison, yung mga automatic at saka yung mga underbone. So sa next vlog natin mga ka-travel, abangan nyo, yung target natin is i-compare ko sa inyo yung underbone at saka automatic. Kung ano yung mga pipiliin nyo. Magkakaroon tayo mga ka-travel yung mga comparison sa mga kaibigan natin na may mga motor na sniper. Yan, titingnan natin ang lahat ng mga scenario o mga sitwasyon para magkaroon kayo ng marami pang knowledge if ever gusto niyo bumili ng mga motor or ever mag-upgrade kayo. So yun lang mga ka-travel. Maraming salamat po sa inyo. Don't forget to subscribe, like, and follow. So share na rin mga ka-travel sa aking YouTube channel. So may nagtatanong din sa akin mga ka-travel, bakit magkaiba yung content ko sa ano, sa aking Facebook page. So syempre mga ka-travel, motor lover ako. So dito ako ano, nagsimula. Lahat ng mga followers, lahat ng mga subscriber ko dito sa aking YouTube channel is doon ako nagsimula sa aking RS150. Kaya yan, di ko yan binibinta mga ka-travel, memorable yan. Tapos sa Facebook page ko naman mga ka-travel, ano yan, dito lang yan sa Northern Summer, dito kasi ako nagbo-vlog. So maraming naka-willing na panoorin yung mga videos, yung mga magandang lugar dito sa atin. So yan yung mga ka-travel, yun lang. Ano? More videos pa tayo. Abangan nyo mga ka-travel yung comparison ko sa underbone at saka inbox. So ano yung ano pipiliin nyo. Thank you.